magmahal ng syota ng iba. Oh, sakit sa ulo, maniwala ka. Mahirap! Oh, mahirap! If you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. For the end time, panoorin muna rin natin ang video ni Miss Kathleen Bernardo bago po nila aminin ang third party story. Mahirap! Oh, mahirap! Hirap talaga magmahal ng syota ng iba. Oh, sakit sa ulo, maniwala ka. Mahirap! Oh, mahirap! Hindi po natin inaakala na yung mga video clip nitong si Miss Kathleen Bernardo noon ay babalik-balik ano. At ito po ang video niya, ito pong year ng 2023, no, kung saan kumakanta siya dyan at nasa taping po siya. Hindi natin alam na ito na pala yung isa sa mga manifestasyon na tila baga may pinagdadaanan ng isang Kathleen Bernardo. Matapos nga niya na according po sa ilang news na mabalitaan ano, at umamin sa kanya. Sa kanya mismo umamin si Daniel Padilla patungkol dun sa third party story. At ito po nagsimula na magkaroon po ng lamat yung kanilang relasyon. At dahil po dito, may kanya-kanyang espekulasyon at kanya-kanya pong mga interpretasyon ng mga netizen. At pinagtakip-takip, pinaglakip-lakip ang mga pangyayari. At isang tao lang talaga ang itinuturo sa hiwalayang ito. At ibinalik din ng ilang mga netizen ang statement nitong si Carla Estrada nung nagsisimula pa lang ang Katniel. Panoorin natin ito. Babae, unang-una dyan, huwag mong sasaktan ng damdamin. Ganun lang, at huwag mong hayaang masira yung career. Diba? Huwag mong isipin ang sarili mo, isipin mo agad yung taong mahal mo. Diba? Kasi pag ginawa mo yon, unang-una masisira, sikat, babae yon anak eh. Sabi niya, makadiri, ano ba yung ganyan? Makinig ka na lang, basta alam mo na yon. Isa sa mga payo nga ni Miss Carla Estrada sa kanyang anak na kung magkakaroon man sila ng problema ni Kathleen Bernardo in the future, kailangan daw di umanong isipin niya at huwag siraan. Unang-una, huwag daw magsalita ng mga masasakit na salita against the girl, na at the same time is huwag siraan yung kapartner niya kasi masisira yung career. Parang ganun, diba? Tinatranspose lang natin or parang yun yung aking interpretation dun po sa sinabi ni Miss Carla. Pero this time, kahapon, naglabas po ng video itong si Christopher Min at pinatunayan niya na si Daniel Padilla daw di umano ay pabalik-balik na umiiyak kay Kathleen Bernardo. Dahil syempre, gusto niyang ma-win back muli yung puso ni Kathleen, pero tila baga parang bato na ang puso nitong si Kathleen towards Daniel Padilla. Panoorin natin ang statement ni Christy. Umiiyak, pumabalik kay Kathleen Daniel Padilla at napakalaki pong insulto sa kanya yung kumalat na kwento ng jutay issue. Nung nasa Europe si Daniel at gumagawa ng commercial ng isang inuming nakahihilo at nakalalasing, bakit nandun din si Blight sa Spain? According to Miss Christy Permin, ay pabalik-balik daw di umano itong si Mr. Daniel Padilla dito po sa tahanan ni Miss Kathleen. Nasagap ni Christy Permin na sinubukan pa di umanong suyuin ni Daniel Padilla si Kathleen Bernardo bago matuldukan ang 11 years nilang relasyon. Ayon kay Christy, ikinuwento ng kanyang source na September pa lang ay umiiyak na at bumabalik si Daniel kay Kathleen, pero nagmatigas na raw ang actress at hindi na talaga tinanggap ang aktor. Talagang ganun pag ang babae na pong umayaw at nasaktan. At kaya nangyari yan, maaaring paulit-ulit ng ginagawa ni DJ yan, ni Daniel Padilla yan, pero ngayon lang natauhan itong si Miss Kathleen. Meron daw isang source na nagkwento sa kanya kung paano at bakit nasabi na si Kathleen sa kanyang mga magulang tungkol sa kanila ni Daniel. September, si Daniel pabalik-balik daw na umiiyak at bumabalik kay Kathleen, pero matigas na ang puso ni Kathleen Bernardo. Sabi pa ni Christy sa showbiz na una, dahil ang dami-dami ng nakakarating sa kanya mga kwento na ang iba ay dinismiss niya sa kanyang isip at puso, pero yung iba pinapahalagahan niya. Ngayong hindi naman alam ng mga magulang ni Kathleen ang nangyari, hindi nagsasabi si Kathleen. Napansin na lang daw ni Tita Min at saka ng father niya na hindi halos makakain, laging malungkot, tapos nakita ng mami na umiiyak, nakarelate yung ina may problema pagpapatuloy pa niya.
Doon na bumigay si Catherine. First time na nagsabi sa kanyang ina, gano'n naman talaga eh. Diba kapag meron tayong karelasyon, pilit nating pinapaganda ang imahe. Best foot forward, ika nga. Ayun. So, ibig sabihin pala, itong si Miss Catherine Bernardo po is hinilihim niya sa kanyang nanay yung pagkakaroon nila ng misunderstanding or yung panloloko or yung cheating history na ginawa sa kanya ni Daniel. And kung mapapansin niyo 'di ba doon sa latest sa preview niya, parang sobrang payat ni Catherine, parang bumabagsak yung katawan niya, hindi katulad ng mga previous features niya na meron pa siyang laman ni. Pero this time sobrang payat. Kasi according po doon sa mami niya, is ano siya yung halos hindi makakain, hindi makatulog, tas umiiyak. At sabi pa ni Miss Christine, Miss Christy Permin, na kung talagang walang kinalaman si Andrea Brillante sa breakup po ng Katniel, bakit hindi siya lumabas magsalita katulad ng ginawa ni Jillian Vicencio? Napakadali naman daw di umano magbigay ng statement or kumbaga magsalita ka in front of many people at linisin mo yung pangalan mo. Pero bakit daw hindi nagsasalita ang isang Andrea Brillantes? Dahil ba siya ay guilty dun sa kanyang ginawa? Yun po yung ilan sa mga statement po ng ilan sa mga showbiz insiders at assessment patungkol sa pangyayaring ito. Kayo po, ano pong masasabi ninyo patungkol dito? Comment down below. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa ating mga legit viewers and subscribers, mga Katniel fans, ano? Unahin natin ang komento ni Pintados 3041. Sabi niya, magsama para pagkabalikan ulit. Nagtitigas-tigasan lang yan. Ngunit hindi mo madadaya sarili mo. Dapat iwasan mo siya. Unless na lang kung nakasalubong lang ang landas ninyo. Payag siya dahil gusto niya magpasuyo ulit. Yan, ito naman po ang komento noni. According po sa source na pumayag po si Catherine, hindi dahil sa ano pa mang bagay. Kasi kung gusto talaga niyang bumalik pa si Daniel sa kanya, nung pabalik-balik pa si Daniel sa kanya at umiiyak, eh kung talagang malambot pa ang puso ni Catherine noon, may pag-asa pa, tinanggap niya yan kasi ganun niya kamahal si Daniel. Pero dahil nga parang pinatigas na ng puso niya yung mga ginawang sakit nitong si Daniel sa kanya, hindi na niya binalikan at professional na lang kanilang relasyon. Sabi naman ng isang user, learning to love yourself is the greatest love of all. You're doing it right, Catherine. Kasalanan ni DJ at hindi ni Kat, she's very brave. Sabi ni Ma'am Shilisa Atienza, ayan. So, salamat po sa inyong mga komento, mga Ma'am Shis. Another comments coming from Miss Analisa Camposano. Nung patpatin pa si Daniel, sinong nag-alaga, pakainin siya para tumaba? Way back sa interview, 'di ba? Ang nag-aalaga dati kay Daniel ay si Mami ni Kat at si Kat. Ayun. So sa 11 years naman po talaga ng kanilang pagsasama or kanila pong yung kanilang relationship, eh talaga namang nakita natin kung paano inalagaan ni Kat itong si Mr. Daniel Padilla na halos mula pagkabata hanggang sa nagkaedad na sila, hanggang 21 years old na si Daniel, eh talagang nakita natin yung alaga ni Catherine. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Daredz TV. And also, I have my TikTok account, which is Daredz TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!